tawagin na lang daw natin siyang Leia, 35 anyos, tubong Batangas. At ang kanyang testimonya, nakakausap niya ang banal na pamilya. Katulad ng ibang mga relihiyoso, ginagamit ni Leia, hindi niya tunay na pangalan, ang kanyang Facebook account sa pagbabahagi ng mabuting balita. Pero ang kanyang mga ipinupost, hindi basta-basta Bible verses lang, kundi mga direktang mensahe raw ng Panginoon sa kanya. Dahil si Leia, nakakausap daw ang Ama, si Jesucristo, pati na ang Birheng Maria. Kinakausap po ko doon ni God, tsaka ni Jesus, tsaka ni Mama Mary. Sabi nila, nalalapit na daw po ang paghuhuko, magtulungan daw po tayo para lahat daw po ay maligtas. At sinasakluban din daw siya ng banal na espiritu. At kapag nangyayari raw yon, nakakapagsulat siya ng French, kahit hindi naman siya marunong nito. Ang patunay, ang mga ipinupost daw niyang French status online. Nung una po, aminin ko, akala ko po curse. Pero po, ngayon po talaga, alam ko sa sarili kong gift. Pero nakakausap ba talaga ni Leia ang Panginoon? Anak, nagsimula raw ang lahat taong 2011, anim na buwan pagkasampa ng kanyang mister sa barko. Hanggang isang gabi, habang mahimbing daw na natutulog, may tila tumapik sa kanyang ulo. At sa isang iglap, si Leia bigla raw napunta sa paraiso. Sa panaginip ko, mag-isa ako, tapos bigla na lang pong may parang dumagundong na boses na sabi, "Anak, ikaw ay gagawin kong kasangkapan. May obligasyon ka sa mundong ito upang makatulong sa mga tao." At nakausap din daw niya si Jesus at ang mahal na ina. Nalalapit na daw po ang paghuhuko, magtulungan daw po tayo para lahat daw po ay maligtas. Si Leia, naalangan din daw. Tinanggihan ko po siya, anong malay ko sa bagong tipan, hindi naman po ako nagbabible. Mula noon, nagsimula na siyang mag-post ng Bible verses. Tapos bigla na lang pong parang may pipitik sa akin ng ganyan, tapos may tatapik dito. Tapos yun po, magpupusak sa social media, sa Facebook ko po. Tinuturuan na nila kung gawin ko yon. Dito na rin daw nagsimulang may mga pumuna sa kanya. Naririnig ako sa mga kapitbahay, sa mga kabarangay, na ang anak ni daddy ko, luka-luka, binatikos po ako, hinusgahan. Kinalaunan, natigil daw ang pakikipag-usap sa kanya ng Panginoon. Pero makalipas ang 2 taon, naulit ito. Ngunit imbes na matuwa, si Leia may pinagdaanan. Na-depress po ako noon kasi nga feeling ko iba na ang tingin sa akin ng mga tao. Binatikos ko po ang Ama. Halos murahin ko siya. Sabi ko, anong klase ka? Totoo ka ba? Sabi ko, ikaw yata ang demonyo. Sabi ko, demonyo ka yata, hindi ka tunay. Dumaan po sa puntong magpapakamatay na ako. Tapos bigla po parang may liwanag nung dumaan. Hindi po natuloy pagpapakamatay ko. Ayaw po yata akong mamatay pa. Yung pala, may obligasyon nga po pala talaga ako. Ang Ama ni Leia na si Tatay James, naniniwalang nakakausap nga ng kanyang anak ang Panginoon. Parang gano'n na nga nangyayari dahil bakit gano'ng oras lagi eh. Magiging siya sabi, kasabi siya may bumubunong sa akin. I-push mo yan. Nagpakita kami ng mga larawan ni Jesucristo kay Leia. At ayon sa kanya, ito nga raw ang itsura ng kanyang nakakausap. Ganito po yung itsura ni Jesus pag nakakausap po siya sa bundok makulot po. Mahabang buhok, mapungay na mata, matangos na ilong, tsaka makipot na bibig po. Tinanong namin ang isang eksperto sa wikang French tungkol sa mga ipinupost ni Leia. Yung mga text na nakasulat, oh, hindi siya beginner's language. Let's try this example so makita natin ito maigsi. In English, this means whoever calls the name of the Lord will be saved. Sige, let's try this in Google Translate. Whoever calls the name of the Lord will be saved. So, makikita natin dito sa Google Translate, no? Ito, hindi ito yung ginamit dun sa original. Kasi appel, it is a very basic vocabulary word.
And kung i-compare natin siya dito, makita natin dito na ito yung word na ang vokha at hindi ito yung usually lalabas kapag pag ginamit natin yung ano Google Translate. Masasabi ko na I don't think na ginugol translate kasi very complex yung use ng word. Makikita natin na all of the sentences make sense. Yung degree ng complexity ng use ng vocabulary ay also very, very Bible language. As if na parang kinuha siya sa French na Bible. Pero kasi diba available naman yung French version ng Bible sa internet. Gamit ko lang pong Biblia, yung bagong tipan. Yun lamang po. Wala po akong French Bible. Ayon pa kay Leia, may mangyayari raw sa kanyang birthday. Sabi ko, Lord, sana po bago or pagkatapos ng April 10, matapos na rin po lahat ng ano ko, mission ko, tama na po. Dahil dito, nag-abang ang aming team sa oras kung kailan daw niya nakakausap ang Panginoon. Maya-maya lang. Pero ngayon birthday ko po, parang wala na po, okay na po lahat. Mapanatag na po ang tulog ko. Ito na po yung pagtupad niya sa kasunduan namin. Si Leia, sinamahan din ang aming team para sumangguni kay Father Francis Lucas ng Catholic Media Network. Yung short consultation ko, ang nakita ko, lahat naman ng sinabi niya, ayon sa mga sinabi na ng maraming santo at mga warning na simulat sa pool. So, nothing wrong. Ang nakikita ko lang, I cannot affirm, confirm, or deny na yung experiences niya ay mali, sala, hindi totoo. Kasi hindi naman ako nakakarandas nun eh. Siya. Pero si Leia, may ikinumpisal. Bali, nung una pa lang po, nung 2011, yun na yung diagnosis sa akin. Hanggang ngayon po, yun po ang inaano nila, bipolar. Manic. Nag-consult siya first time in 2011. Was diagnosed as bipolar disorder with psychotic features. Marami siyang gustong gawin. Marami siyang mga sinasabi na medyo hindi ka panipaniwala sa mga relatives niya. Those times that she feels well, she refuses to take yung prescribed medications niya. Nakilala namin ang matalik na kaibigan ni Leia na si Shane. Hindi rin niya tunay na pangalan. Tandang-tanda pa raw ni Shane kung paanong nagsimula ang mga pagbabago kay Leia. Nag-umpisa lang yun nung napuyat siya. Nagpuyat siya sa computer. Tapos hindi siya masyado nakakatulog, hindi na masyado nakakakain. Tapos nung ano, napansin namin, nagmali-mali na siya. Ilang beses na raw nila itong dinala sa psychiatric ward at pinainom ng mga niresetang gamot. Meron tao kasi na pagtatawanan siya. Masakit yun sa amin. Hindi dapat yung pagtawanan kasi may sakit. Hindi siya normal. Sana nga yung nangyari niya na tulungan kami sa aming panalangin, na siya ay mapanatag na ang kalooban niya at pati naman kami para namuhay kami ng payapa, walang agam-agam. Lumapit sa aming programa si Leia. Humingi ng tulong na makahanap ng second opinion sa kanyang kondisyon. Sinamahan din siya ng aming team sa isa pang psychiatrist. She may have really a bipolar disorder. Napapalit ang damdamin. Sobrang very active, madaldal. Hindi mainitin ang ulo. Maraming mga pumapasok sa isip. Halos di nakadarama ng pagod. At di man lang inaantok. Actually, mood lang yan eh. Pero pag naging masidhina at hindi na-control yung kanyang manic condition, kakaroon na siya ng psychosis. And that is the time wherein lumalabas ang kanyang hallucination or delusion. Payo niya. Tuloy ang pagpapagamot at higit sa lahat ang pamilya. Hindi nila mas kailangang kontrahin ang kontrahin. Kailangang dalhin sa kung sino mang mental health professional. Pwede nga pong may bipolar disorder 1 po. Tanggap na. Magamot ko, susundin ko na hanggang sa maging normal na ulit lahat. Kahit sino naman sa atin, pwedeng kausapin ang Panginoon. Hindi ba't kaya tayo nagdarasal? Lalo pa ang mga katulad ni Leia na higit na nangangailangan ng gabay at tulong mula
sa kanya. So hanggat maaari, pag-ibig na lang ang palaganap natin sa mundo, na tayong mag-judge ng tao. Sa lahat po nang nawawala ng pag-asa, matuto lang po sana tayong manampalataya sa kanya.